magandang araw. Ako po ay si Dr. Maria Kriselda Tan, or Dr. Kris Tan for short. Ako po ay isang pulmonologist at consultant dito sa ManilaMed. Ako po ay andito para sagutin ang inyong mga karaniwang tanong tungkol sa COPD. May tanong po tayo dito ngayon. Ano po ba ang COPD at gaano kaseryosong kondisyon ito? Bago ko po i-explain kung ano ang COPD, i-explain ko po muna kung paano tayo humihinga. Humihinga po tayo gamit ang ating baga sa katawan. Pumapasok po ang hangin, dumadaan sa maliliit na tubo sa ating baga, at napupunta sa maliliit na mga lobo o air sac sa dulo ng ating baga. Ang COPD po ay short for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ang ibig sabihin po ng mga salita na yon ay chronic meaning pangmatagalan, obstructive meaning may nangangapal o nababara, pulmonary meaning kasama po ang ating baga sa sakit na ito, at disease meaning meron pong karamdaman. So ang COPD po o Chronic Obstructive Pulmonary Disease ay sakit ng ating baga na nagkakaroon tayo ng pangangapal ng ating daanan ng hangin at naaapektuhan din po ang mga maliliit na air sac sa dulo ng ating baga. Sa tanong po na kung gaano po ito kaseryoso, marami pong mga level ng severity o ng ating ng pagkakaroon ng COPD. Maaari po kayong magkaroon ng mild COPD at maaari din naman pong malubhang COPD na kailangan na po ng oxygen. Marami naman pong mga gamot at maaaring gawin para maiwasan ito. Ano po ang mga risk factors at symptoms ng mga taong posibleng mayroong COPD? So, unahin natin ang mga risk factors or saan ba usually nakukuha ang COPD. Ang mga taong exposed sa paninigarilyo o naninigarilyo ay ang kadalasang number one na nakakakuha ng COPD. Ang pagka-expose din sa pollution sa ating environment sa labas ay nakaka-cause o nakakadulot ng COPD. Ang pagsisiga din po at paggagamit ng uling pag nagluluto sa loob ng bahay ay isa pa rin paraan upang magkaroon ng COPD. May mga taong mas at risk o mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng COPD dahil din sa kanilang mga genetic profile o dahil sa kanilang katawan mismo. Usually, ang mga nararamdaman po nila ay yung pagkakaroon ng ubo, pagkakaroon ng plema na hindi nawawala, pagkakaroon po ng hirap sa paghinga, at hingal. Ngayon, hindi naman po ibig sabihin na meron kayong mga sintomas na ito ay may COPD na kayo. Marami pong ibang sakit at karamdaman na may ganun din pong presentasyon. Ngunit sa COPD, ito yung mga kadalasan naming nakikita. Sunod na tanong ay, nakakahawa ba ang COPD? Ang COPD po ay hindi sakit na nakakahawa. Hindi po siya isang uri ng infeksyon. Ngunit ang taong exposed sa mga risk factors na sinabi ko po ay maaaring magkaroon ng COPD. Paano maiiwasan magkaroon ng COPD? Ang pinaka-importante pong unang gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng COPD ay hindi manigarilyo. Kung kayo po ay naninigarilyo, ay pinakamainam na itigil po ito. Ang isa pa pong paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng COPD ay panatilihing malinis ang ating bahay at kapaligiran. Pag po marami rin po kasing mga alikabok sa ating kapaligiran, ay maaaring mas gumrabe ang ating COPD. Mabuti rin po na alagaan ang ating sarili sa pamamagitan ng pagtulog ng maayos at pagkain ng masusustansyang pagkain upang maging healthy ang ating katawan. And finally, kung meron po tayong nararamdaman, ay mas mainam pong magpatingin sa doktor para ma-work up ng maayos. Salamat po sa pakikinig. Kung meron na po kayong mga katanungan tungkol sa COPD o nais magpatingin, maaari pong magpakonsulta sa amin dito sa ManilaMed.